Sa pagkakataong ito, makakasama natin ang presidente naman, ang president at CEO ng Rite Tea at co-owner ng Choco Monkey at president ng Association of Filipino Franchisers, Mr. JP Morales. Bali ang ino-offer po namin yung aming signature Belgian chocolate. Yan po yung pinakamasarap sa amin. At pangalawa po yung triple chocolate. Kung talagang mahilig kayo sa chocolate overload, tamang-tama yung triple chocolate namin dahil lang aming whipping cream ay chocolate din po ang kanyang lasa. White chocolate. Dahil masarap po siya. Wow. Ayan po, kung makikita nyo sa photos, ayan po yung bestseller namin, yung triple chocolate and signature Belgian chocolate. At ilan po lahat? Total po, we all over have 20 different flavors po. Kasama na yung Belgian chocolate with coffee espresso. Nilagyan din po namin. Para talagang pag ininom mo, hyper na hyper po kayo. Gising. Sige, paano mo naman na-discovery itong... Choco Monkey. Milky, no? Milky. Chocolate po. Yan ba, Choco Monkey na yan, is that a Belgian brand or kayo na ang gumawa na? Actually po, yung brand po, sir, kami po yung nag-isip niya. Nung iniisip namin, ano ba yung magandang pwedeng brand para dun sa chocolate concept namin? Naisip namin, chocolate, nakaka-hyper. Eh, ano bang distinction din ng monkey? Fun, masaya, laging excited. So, inisip na, ba't hindi Choco Monkey? Pag uminom ka niyan, magiging monkey ka. De joke lang, magiging happy ka. Yes. Ayun. So, how did you discover Belgian chocolate? Yes, bali kasi karamihan ng chocolate naman dito, like yung mga Cadbury, yung mga... Toblerone, mga Swiss, ano ito eh. Yes, opo. Swiss and French eh. Opo, tama po kayo dyan, sir. Bali, na-discover po namin to way back nung bata pa po ako. Mahilig po ko kumain ng chocolate. So, lagi kong pinipili, Mom, Dad, yung Belgian chocolate, hanap tayo na. Medyo mahirap siya hanapin before. But ngayon, through the technologies po, madali na po maka-source out. So, yun po yung pinili namin at nagpa-taste test kami. Majority po dun sa survey na nakuha namin ay gusto yung Belgian chocolate. Kaya nag-decide po kami na sige, Belgian chocolate ang gagamitin ni Choco Monkey. Okay, Belgian chocolate. Ini-import nyo yan as nibs or ini-import nyo yan as powder? Apo, bali meron po kami business partnership po sa manufacturing. Powder na po siya dumadating sa amin po. From Belgium? Yes po, sir. Apo. Have you not tried? Kasi pwede mo naman lagyan din yan ng local chocolate. Yes, apo. Actually, I'm talking to some chocolatiers po natin na mga local. So, titikman po namin at try po namin gumawa ng series po para ma-promote yung ating local chocolates po. Okay. Yes. May isang chocolatier, si Gani. Sa Gani. Yung ang pangalan ng kanyang chocolate is... Cacao Galleon. So, meron din kayong mga kiosk? Yes, meron din po. So, you provide the kiosk? Yes, opo, sir. Kasama na din po yung mga equipments doon, pati initial supplies. So, magkano kung kiosk lang? Kung kiosk lang po, wala yung mga equipments po, sir. Kasama na. Mga 350 po, sir. All in na po yun, all sir. All in, oh, yeah, sir. All in na po yun. Piroin mo naman, at 350, meron ka ng all in. Yes. Diba? And then, of course, yung initial puhunan para sa mga raw materials. Apo, may kasama na rin po, sir. Worth 20,000 pesos po. Yun, malaki na rin po yung kasama. Pesos yun. At apo, panaibenta mo yun lahat, abot yan ng mga 60,000 pesos. Yes, tama kasi po kayo, sir. Yes, opo, sir. Tama po kayo doon. So, kung meron kang area na talagang grabe yung traffic, like for example, kunyari, ikaw, yes, gusto mo magtayo, punta ka sa mga mall. Sa gitna ng mall kasi, may yung hallway nila, malapad yan eh. Pwede kang mag-rent yan. Sa Robinson's daw, it's around, I think, yung 4 square meter niya, around 10,000. So, all you need, gaano kalaki yung kiosk nyo? 6 square meter. 6 square meter, oh, mga 15,000 siguro yun. Kaya na po yun. 15,000. Pero, dadaanan ka ng maraming tao. Oh. At pag masarap naman yung chocolate mo, at talagang babalik-balikan. What goes with chocolate? Meron ba kayong binibenta na sandwich din or cookies? Or actually, sir, yun dun sa biroksan po namin na Belgian Chocolate Cafe, meron na kami mga pastries po dyan. Meron kami yung binabandera namin, yung Belgian chocolate cheesecake. Yan, pinakabago po namin na ilalabas. Oh, Belgian pa rin talaga. Ang hindi po Belgian. Yes, sir. Alam mo ba, JP, branding. Na when I was in the seminary, I was trained under Belgian priests. Ah, really po, sir? Wow. But I have not tasted a Belgian chocolate. Ah, punta kayo, sir, sa Saturday po. Meron tayo yan. Yes. Mga Belgian yung ano namin.
yung mga priest. The one running. Mga CICM, ano yan. CICM fathers. Mm-hmm. So, yun sa Baguio, may CICM school diyan. Mm. Yun talaga yung main nila doon sa Baguio. CICM priests. Mm-hmm. And ini-import nga nila yung mga chocolate. Mm-hmm. But probably, magaling talaga sila mag-process. Perhaps hindi nila tinatanggal yung ano. Kasi yung ibang chocolate powder, tinatanggal na yung ano, chocolate butter. Pagkatapos, pag gumagawa ng chocolate bar, ibang butter ang ginagamit. Yes, kasi mahal yung butter ng chocolate. Mm-hmm. So, probably yung Belgian, kasi masarap yung Belgian, mm-hmm, baka hindi nila tinatanggal yung ano, mm-hmm, chocolate butter. Yun po ang aming secret. Ayan, ang secret recipe ng chocolate. Malalaman mo naman yan. Pag nakikita mo na medyo oily, mm-hmm, o medyo andyan yung chocolate butter. Yes. Yun. Tama ba? Tama po, sir. Secret daw eh, pero yeah, I mean, tama secret naman. Kaya kailangan matikman po nila para malaman. Hmm. Ano po ba yung difference ng produkto nyo sa iba? Well, actually po, ang difference ng chocolate po namin, this is not the ordinary chocolate po, yung iba nga pinapakita, ordinary milk chocolates po. So kami talagang purely Belgian chocolate po yung ginagamit namin sa aming flavored drinks po. Tsaka this is the first concept po of its kind here in the country po. Oh. So yun po yung aming pinagmamalaki po. Ayun. So come on, invite the listening public. Yes, opo. Sa mga at saka meron nakikinig sa atin overseas, no. Pwede silang mag-franchise yun pag nasa state. Ay, yes po. May Indonesia. Opo. Lahat po sa mga viewers po natin nanonood ngayon, sa mga kababayans po natin out there. Open po kami si Choco Monkey for franchising, and if you have time po, please do drop by sa aming bubuksan sa grand opening ng aming first Belgian Chocolate Cafe Store. Ang address po ay 359 and Domingo, San Juan City. Napakalapit lang po at 11 a.m. May kita nyo rin po ang top 3 Miss Universe po will be joining us. Ayun. So, palagay ko naman mahilig din si Katrina ng Belgian Chocolate, no? Katrina. Yung sa team mo naman, can you plug the, ano? Yes, opo. Ilang franchises na, paano rin sila magka-franchise, at ano-ano mga produkto. Okay, para po sa aming Righty Milk Tea concept, sa gusto po kumuha ng franchise, open na open po kami for only 50,000 pesos. Sorry, correction lang po. Mapapaubono pa ako. Meron na po kayong Righty Food Cart. Ayan po. Yun. Kung gustrested po kayo kumuha, contact lang po kayo sa rightyph@gmail.com or message me at 0936-453-5724. Ayan po, ginagamit namin sa Righty ay freshly brewed tea leaves. Ayan po. At saka member din po kami ng Association of Filipino Franchisers Inc. Yung dalawang brands po namin. Dahil this is to the Executive Order 169 po. At least para maging franchisor ka, you have to be a member of any of the franchising organizations. Oh, wow. Sumusunod. Yes. Ngayon, pag-usapan natin yung tea. Yes. Ano-anong flavor ng tea? At okay, ano ang bestseller? Okay, ang ginagamit po namin is yung black tea po. Yan yung pinaka-base tea po namin sa aming mga flavors. One of our bestseller is the winter melon milk tea. Ayan po, sir. Winter. At saka yung matcha milk tea. Ayan po, yung gawa sa green tea powder po, sir. Yung green tea kasi healthy yun. Yes. Pag sinabi mong green tea, that's good for cancer. Yes. Maybe preventive. Mm. Siguro may mga nutrients yun na talagang it will prevent, make you immune from cancer. Mm-hmm. Opo, sir. Kaya very popular in Japan yan eh. Yes, opo, sir. Diba? So yung tea nyo, nanggagaling sa Japan o sa Ceylon? Sa Sri Lanka? Sa Japan po, sir. Sa Japan? Yung aming matcha po. Okay, so matcha yun. Mm-hmm. And then, of course, you have the black tea galing sa China. Taiwan po, sir. Taiwan. Okinawa naman. Ganun na rin yun. Okinawa, yes, meron din po. Ngayon, ano pa? Ano pa mga flavors? Mm-hmm. Bali, ayun po. Bestseller din po namin, the classic pearl milk tea. Ayan po, talagang hilig po ng aming mga customers yan. Lalo na kinakain yung pearls na po. Di pwedeng wala yan. Dahil pag wala yung pearl na po, nagwawala po. Meron po kami na encounter. Pearl, actually, yung pearl, ang gamit niyan ay kasaba yan eh. Yes. Kasaba. Yes. Tapioca. Tapioca. Mm-hmm. So, kailan matagal iluto yan para... talagang malambot hanggang loob. Chewy. Opo, sir. Medyo nga po, at least 1 hour. Tsaka hindi po pwede yung high fire.
Kailangan slow fire. Oo, talagang may lambing ang pagluto. Yeah. Yes. May